Magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo lang ako sa pangalang Mark. Ang kwentong ibahagi ko sa inyo ay tungkol sa aking karanasan nung ako'y nasa high school pa. Na-addict ako sa paglalaro ng Dota noon. Halos di na nga ako umuwi ng bahay. Kung umuwi man, mga alas 12 ng hating gabi. Ang pinakamatagal, alas 3 ng madaling araw. Bihira lang kasi dati ang mayroong internet. Kaya kinakailangan ko pang pumunta sa ibang baryo para lamang makalaro. Isang gabi, habang papauwi ako nun sa bahay, naglalakad ako nun sa may tubuhan. Sa hindi kalayuan sa akin, ay meron akong naaninag na may dalang sulo. Nakabuntong hininga ako nun dahil sa wakas ay meron akong makasamang maglalakad. Nang palapit na ako nito at nabigla ako sa aking nakita, dahil unti-unting lumitaw sa ere ang nasabing sulo. Natatakot ako noon at humirit na lang ako ng takbo at hindi ko nalilingon pa ang aking likuran. Nakauwi naman ako ng ligtas sa aming bahay pero hindi ako makatulog noon. Hindi ko alam kung ano ang aking nakita at sigurado ako na hindi ako namalikmata. Malapit na mag-umaga pero hindi pa rin ako makatulog. Kinabukasan, nang pumasok ako sa school, ay hindi ko nalang sinabi sa aking mga kaibigan dahil baka pagtawanan lang ako. Hanggang sa nagkwentuhan kami tungkol sa aming laro at bigla ko nalang nakalimutan ang nangyari kagabi. Hanggang sa niyaya ako ulit na maglaro ng Dota ngayong gabi. Pumayag ako noon din na wala sa isip ko ang nangyari kagabi. Pagkatapos ng klase, ay agad kami pumunta sa internet shop. Nagkatuwaan kami sa aming paglalaro at hindi namin namalayan ang oras. Alas 11 na pala ng gabi pero kailangan pa namin tapusin ang aming laro. Makalipas ang isang oras ay nagpresya na ako na umuwi na. Dahil sigurado ako, papagalitan naman ako ni Mama hanggang sa dumaan naman ako ulit sa may tubuhan. Habang nasa kalagitnaan ako ng aking paglalakad, meron akong naaninag. Nakasuot ito ng sombrero at nakajakit ng itim. Nagsalita ako nun sa kanya ng magandang gabi bilang isang respeto. Pero hindi ito sumagot. Parang hindi niya ako nakita. Nagsitayuan na naman ang aking mga balahibo nun. Hindi ko na lang ito pinansin at nagpatuloy na lang sa aking paglalakad. Pero nung hindi pa ako nakalayo, ay liningon ko ito sa aking likuran. Pero paglingon ko Miss Selena, ay wala na ito sa kanyang kinatayuan. Kaya sa pagkakataon na yun, ay tumakbo ako ng mabilis. Wala akong pakialam kahit madilim. Nang maaninag ko na ang aming bahay, ay nakabuntong hininga na lang ako. Nakauwi ako ng ligtas noon at pinangako sa aking sarili na hindi na ako umuwi ng ganong oras. Pero nang dahil sa laro, ay hindi ko mapigilan ang aking sarili. Hanggang sa naulit na naman ito, araw yun ng Biyernes, nagyayaan kami sa aking mga barkada. Pumayag ako noon dahil wala namang pasok kinabukasan. Pumunta kami sa bahay ng aking kaklase dahil meron silang internet. Doon kami naglaro sa kanilang bahay. Nung gabing iyon, ay sinabi ko sa aking mga barkada na doon na lang ako matulog sa kanilang bahay. Pumayag naman ito at tinanong kung bakit at sinabi niya na baka raw ako natatakot at sabay tawa at sinabihan pa ako noon ng bakla. Naiinis ako sa mga oras na yun kaya sinabi ko na hindi na lang ako matutulog sa kanilang bahay. Sumagot naman ang mga ito na binibiro lang ako pero ayoko na. Nagbago na ang isip ko. Bahala na. Kailangan kong umuwi ng bahay. Kaya mga bandang alas 9 ng gabi ay nagpaalam na ako na umuwi na. Naging kampante ako sa mga oras na yun dahil maaga pa. Pero sa hindi ko inaasahan ay meron naman akong nakikitang kakaiba. Habang naglalakad ako ay meron namang babaeng nakatayo sa tubuhan. Makinis ang kanyang mga balat at napakaganda. Nakatitig ito sa akin at ngumiti.
Nagtataka ako dahil ngayon ko lang siya nakita sa aming baryo. Habang nakatingin ako sa kanya, ay para bang mayroon itong sinasabi. Pero hindi ko ito maintindihan. Gusto ko sanang tumakbo, pero hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Hanggang sa dahan-dahan itong lumapit sa akin. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Nanginginig na ako sa takot. Nang makalapit na ang babae sa akin, ay bigla ko namang narinig ang boses ni Lola. Napatigil ako noon at nakabuntong hininga. At bigla namang nawala ang babae. Hindi ko alam kung saan ito napunta. Agad naman akong tinanong ni Lola kung ano ang nangyari sa akin. Agad ko namang sinabi sa kanya tungkol sa babae. Pero sumagot naman si Lola na wala siyang nakitang babae. Agad naman niya akong sinabihan na kailangan ko nang umuwi ng bahay. Papaalis na sana kami noon nang biglang may dumaan na pusa sa aming harapan at pumasok ito sa tubuhan. Agad naman akong hinila ni Lola papalayo sa lugar na iyon. Nakaramdam ako noon na may gustong sabihin si Lola, pero tahimik lamang ito. Makalimpas ang ilang minuto sa aming paglalakad ay nakarating na kami sa bahay. Agad naman siyang nagsalita tungkol sa babae ng aking nakita. Aswang daw ito, kaya daw ito biglang nawala dahil nagpalitan niyo itong pusa. Buti na lang nadaanan ako ni Lola sa mga oras na yun. Galing daw kasi siya sa kaniyang kaibigan, kaya ginabi siya ng uwi. Simula noon ay hindi na ako nagpagabi, pero naglalaro pa rin ako ng Dota. Makalipas ang ilang buwan ay nagpalagay si Lola ng internet. Minsan kapag maglalaro ako, doon na lang sa bahay ni Lola. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig.